Paghanda para sa pagbabago. Archangel Michael, na channel ni James McCannell. Pagninilay ni Archangel Michael. Ngayon alam mo na ang lahat ng iyong mga sentro ng chakra at lahat ay gumagana at alignment at lalo kang nasasanay sa mga chakra center na ito na sila ay totoo. Ang mga ito ay hindi lamang isang katha-katha ng iyong imahinasyon. Ang mga ito ay mga sentro ng enerhiya, mga gulong ng enerhiya, mga gulong ng lakas na nagpapatakbo sa loob mo at nagtutulungan kasama ang iyong mga glandular function sa loob ng iyong katawan. Ginagawa ang lahat na gumagana sa pagkakaisa sa bawat isa sa pang mga sentro ng chakra at lahat ng iyong mga pag-andar sa katawan. Ngunit ang paglipat ng lampas na ngayon, magkaroon ng kamalayan sa iyong ika-anim na chakra, ang isa sa gitna ng iyong noo, ang third eye center, at hanapin ang iyong kamalayan doon sa loob nito. Ito ay palagi nakakatulong upang ihanay upang maging masigasig na kumonekta sa iyong puso, center, o sa iyong mataas na puso ng sentro. Sa iyong pangatlong mata na pang-anim na chakra at masiglang kumukonekta sa kanila at lumikha ng isang vortex na enerhiya doon sa isang isip, i-visualize ito. At ang iyong kamalayan na nakuha sa vortex na enerhiya upang ikaw ay nasa labas ng iyong noo na nakatingin sa pintuan o sa mga mata ng iyong gitna ng iyong noo at iyon bilang isang pintuan ng daigdig sa astral. At hayaan ang iyong sarili na lumipat ngayon sa pamamagitan ng pintuan na iyon sa kaharian ng astral. Alam na ikaw ay ganap na protektado ng iyong tube of light ng violet flame ng aking blue sword, flame blue sword. Ngayon nais kong para sa isang sandali, isipin mo lang, hayaan ang iyong sarili na pumunta ng kaunti dito at isipin na ikaw ay nasa kama. Gumigising ka isang umaga, habang nagigising ka ng umaga, may kakaiba ka sa pakiramdam, isang bagay na hindi maganda, isang bagay na naiiba kaysa sa karaniwan. Mayroon kang normal na gawain, ngunit sa isang umagang ito ay mayroon isang bagay na hindi na ito ay hindi tama. Ngunit iba lamang ito, nararamdaman mo ang isang pag-asa, marahil tulad ng hindi mo pa nararamdaman dati, at lahat ay tahimik. Pansinin kung gaano katahimik, walang mga ibon ang umaawit, walang tunog anuman. Bumangon ka mula sa iyong kama, sinimulan mo ang iyong pang-araw-araw na gawain, kahit anong mangyari, ngunit habang pinagdadaanan mo ang iyong nakakagawian, muli mong napagtanto na ang isang bagay ay wala, isang bagay ay hindi na lubos na, ang paraan nito ay palagi nang nagiging hindi na maaaring ilagay ang iyong daliri dito. Pagkatapos ay hayaan mo itong bumalik, muli ng kaunti. Patuloy kang tumuloy. Pagkatapos ng lahat ng bigla mo makuha, ang mga mas mataas na pakiramdam ng pag-asa, pag-asa na darating sa iyo na parang wala na kahit saan. Alam mo kung paano ang mga oras na nararamdaman mo, ang kaligayahan ay dumadating sa iyo. At nagtataka ka kung saan ang galing, bakit bigla kang napakasaya, o ang kabaliktaran na kahit na. Bakit lahat ng bigla kang nararamdaman na lungkot ay pagbagsak? Ang oras na ito ay kagalakan, at ito ay isang mas mataas na pakiramdam ng kagalakan, pagtutugma o simula upang tumugma sa mga oras na iyon, nadama mo ang isang pakiramdam ng kaligayahan, kaligayahan na dumadating sa iyo. Kapag nadama mo ang isa sa mundo, nadama mo ang isa sa Diyos at ang Universo sa sandaling iyon, at sa sandaling ito ngayon ay nagsisimula kang makaramdam muli. Ang mga oras na ito ay pinataas ng higit sa alinman sa mga oras na nararamdaman mo dati. Sa tuwing nararamdaman mo lumalakad ka sa loob ng ikalimang sukat, marami sa iyo ang nagsisimula na magsalita tungkol sa ngayon, na nagsisimula ka upang mahanap ang iyong mga hakbang doon sa ikalimang sukat o mataas na ikaapat na sukat, na iniwan ang ikatatlong sukat. Nagsimula ka ng maramdaman ang higit pa. At sa isang sandali na ito, nararamdaman mo, nararanasan mo ito habang naglalakad ka ngayon sa ikalimang sukat, biglaan, parang ang mundo ay lumuyo ka lang sa iyo.
Iyon ang pakiramdam na mayroon ka ngayon. Lahat ng bagay ay bumabagsak na lamang. Lumulutang ka na lang ngayon sa mga ulap. Hindi literal na ulap. Ngunit makasigasig. Lumulutang sa mga ulap, lumulutang sa kaligayahan, lumulutang sa kagalakan, sa pagkakaisa. Lahat ay tama ngayon. At sa sandaling ito din, ano man ang mangyari, nag-aalala ka. Nag-aalala tungkol sa ano paman. Hindi mo rin iniisip ang alinman sa iyong pamilya. Iyon ang mga mahal sa buhay. Sa ngayon, ito ay sa sandaling ito. Ngayon ito lamang sa iyo at ikaw lamang. Hindi ito sa pagiging makasarili. Ikaw lang ay nasa iyo. Kapag ang pagiging mapagkukunan ng Diyos sa loob mo, sa sandaling ito. Nararamdaman mo ngayon, maramdaman ang ekspresyon na iyon. Pakiramdam na ang alon ng enerhiya na ito ay dumadating sa ibabaw mo. Ang alon ng pag-ibig na iyon, na kamalayan ay punan lamang ang iyong katawan. Muli na parang naglalakad sa mga ulap. At bawat isa bagay tama sa iyong mundo. Alam mo din sa sandaling ito, ang lahat ay magiging tama mula ngayon sa iyong mundo. Para sa duality ay naiwan sa higit pa at higit pa ngayon. Karanasan ito ngayon, sandali upang madama ito, maranasan ito. At kung nais mo, tumingin sa paligid sa sandaling ito ay makikita ang mundo gamit ang iyong bagong mata. Paano ito magbabago? O kung paano ito nagbabago sa sandaling ito? Hindi ko ito kakayanin para sa iyo kaysa sa mayroon na ako. Tingnan lamang ang mundo sa pamamagitan ng iyong bagong mata. Sa pamamagitan ng iyong ikalimang dimensional na mata. Lahat ng iyong mga pandama sa ikalimang sukat na iyon, tingnan ang iyong sarili na nagva-vibrate sa pinakamataas na antas na nararamdaman mo dati. Ngayon, pahintulutan ang iyong sarili na magsimulang lumipat. Lumipat kahit na nais mo manatili sa mas mataas na panginginig ng boses ngayon. Panahon na upang bumalik sa iyong physical na katawan. Ngayon, alamin ang anumang oras na nais mo, maaaring mo muling maitaguyod ang parehong panginginig ng boses na iyong nararamdaman. Maaari ka rin doon muling anumang oras. Hindi ito kailangang nasa iyong pangarap na estado. Maaari itong maging isa-isa sa iyong nakakagising na kamalayan ng estado, anumang oras na nais mo. Bumalik ka ngayon sa iyong mga katawan, sa isang kumpletong estado ng kamalayan at sirkulasyon na ganap na nagbabagong buhay na nare-refresh. Archangel Michael na channel ni James McConnell. Ako si Archangel Michael. Ito ay medyo kaunting oras mula nang ako ay dumaan sa isang itong upang makipag-usap sa iyo. Ngunit ito ay isang pagkakataon na palagi akong umaasa na maaari akong maging gitna ng aking mga kapatid makasama kayo sa ganitong paraan. Upang maibahagi ang mga mensahe, ngunit upang ibahagi ang katotohanan na nasa paligid mo. Ngunit gayon pa man, sa maraming nawawala ay tumutukoy sa marami sa inyo. Nauna nagsalita kayo sa iyong talakayan tungkol sa laro at kung paano mo nilaro ang larong ito. At ikaw ay nagplay ng laro para sa maraming mga libu-libong taon. Maaring mga pangkakatawang tao ang nilalaro mo sa larong ito. Alang ang larong ito ay iyong nilikha. Ikaw bilang kolektibo, nilikha mo ang laro dahil kinakailangan upang maghanap ng pagkakaiba, upang maghanap ang paghihiwalay mula sa pinagmula ng Diyos, upang lubos mo maunawaan ang koneksyon sa pinagmula ng Diyos. At iyon ang tungkol sa larong ito. Ngunit ang laro, aking mga kaibigan, tulad ng iyong binuo ng larong ito, ay matatapos na. Matagal mo na itong nilalaro. At ang iyong tanong kanina, bakit patuloy akong naglalaro? Patuloy ka naglalaro dahil hindi mo alam ang iba kundi ang maglaro. Ngunit napagtanto ngayon ng marami sa iyo na tunay na nag-iisang paraan upang manalo ang laro ay hindi ito maglaro. At iyon ang sinimulan mong maunawaan. Bakit magpapatuloy upang i-play ang laro kapag hindi mo na kailangan? Oo,
May mga program na iyon na kailangan mong magpatuloy sa pagpapatakbo, sa pagbabayad ng iyong mga buwis, pagpunta sa trabaho, pagkita ng pera, lahat ng mga bagay nito ay bahagi ng programming sa loob ng pagtatag ng larong ito. Ngunit sa loob ng iyong mga proseso ng pag-iisip, sa loob ng iyong mga proseso ng imahinasyon, maaari mo simulan upang hilain ang layo mula sa laro ng higit pa. Maaari mong isipin, hindi ko na kailangan maglaro ng larong ito. Tama na. At ako hindi maglalaro. At sa tuwing sasabihin mo na sa iyong loob ng iyong sarili, pinaghihiwalay mo ang iyong sarili ng higit pa sa laro at mula sa ilusyon na 3D. Alam namin na ang ilan sa iyo ay hindi gusto ang salitang ilusyon. Ngunit hindi ba ito ilusyon? Hindi ka ba nagbubuklod sa iyong sarili sa loob ng ilusyon na iyon? Sa loob ng kapaligiran na gumagawa ng paniniwala na nilikha mo rito. Ito ay isang ilusyon lamang. Kung naniniwala ka na ito ay isang ilusyon, kung naniniwala ka na ito ay isang katotohanan, gayon din ito. Ito ay anuman ang naniniwala ka na. At kung naniniwala ka na ang laro ay natapos at maaari mong ihinto ang paglalaro nito, kung gayon ang lahat ng iyo bilang isang kolektibo, paano kung ang lahat ay tumigil sa paglalaro bukas? Paano kung lahat kayo ay nagsasabi na, sapat na, hindi na ako ang naglalaro ng larong ito? At lahat kayo, lahat ng Lightworker community, sa buong planeta, gagawa kayo ng isang revolusyon at isang evolusyon sa mga sandaling iyon sa nagbabago ng lahat. Ngunit hindi mo magagawa iyon bilang isang kolektibo dahil hindi ka maaaring magtipon bilang isang kolektibo. Oo, mayroon kang internet. Ito ay kahanga-hanga para sa mga pagdadala ng sama-sama ng higit pa at magkasama-sama. Ngunit gayon, hindi ka maaaring maabot ang lahat na iyong mga kapatid at sabihin, hihinto na natin maglaro ng larong ito. Kaya anumang maaari mong gawin, maaari kang mag-isa sa bawat sarili. Sarili tuwing maumaga kapag nagigising ka at sasabihin, sa araw na ito, hindi na ako maglalaro. Gagawin ko lahat ng aking makakaya upang tumigil sa paglalarong ito. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang ihinto ang programming, upang tapusin ito, upang itaas ang aking mga panginginig ng boses sa mga matataas na ika-apat na sukat at magiging ika-limang sukat. Makakatagpo ako ng kagalakan. Kagalakan sa bawat ng sandali na kasama ko. At sa paggalang na iyon, kung magawa mo iyon, kung maaari kang maging sa mga sandali ngayon at matatagpuan kagalakan sa loob na iyong sandaling iyon, mga kaibigan ko, huminto ka sa paglalarong na sandaling iyon at bawat solong sandali na patuloy mong ginagawang iyon, hindi ka na naglalaro. Wala ka sa ikatatlong dimensional na ilusyon. Nagpapatakbo ka ngayon sa mga mas mataas na mga panginginig na boses ng ika-apat at ika-limang sukat na manatili doon sa mahaba. Kaya nakikita mo ang lahat ay nasa loob na iyong sariling kapangyarihan, sa loob mo upang gawin ito. Oo, marahil ay kailangan mo pa rin magpatuloy na magbayad ng mga buwis na ngayon. Kailangan mo manatili sa isang sistema pampinansyal na nasa ngayon ka. Meron kang unang ipiplay na laro sa kahabaan ng paraan. Ngunit sa tuwing ginagawa ang imong kahiko, at matatagpuan mo mismo ang iyong sarili, at sa sandaling iyon ay mahanap ang kagalakan. Kagalakan kung gayon, tinutulungan mo hindi lamang ang iyong sarili, ngunit ang lahat ng kolektibo upang lumabas sa matrix ng mabuti. Marami sa iyo ang lumalabas sa matrix ng isang oras, at pagkatapos ay bumabalik na. At nilabas mo ito, at bumalik ka, tulad na Neo, at ang iba pang mga pelikula. Ang Matrix, lumalabas sa Matrix at pagkatapos ay bumabalik ito. Lumalabas sa Matrix at bumabalik dito. Sa kalaunan ay nagawa nilang iwanan ito para sa kabutihan. Iyon ang pag-akyat kapag nagawa niyang itaas ang kanyang kamay at itigil ang bala, itigil ang paglalaban. Nagawa niyang sumama rito. Nasa proseso siya ng pag-akyat. Katulad ito ng iyong sariling proseso ng pag-akyat ngayon.
Lahat ng iyong ipinagpapatuloy na gawain mula rito, gawin ito ng may pag-ibig, gawin ito ng may ilaw, gawin ito sa kagalakan, sa sandaling ito, at bago, hindi masyadong mahaba. Makikita mo na hindi mo na kailangan magpatuloy upang i-play ang laro, na ang laro ay sa wakas. At isang bagong laro na sinisimulan mo ang iyong sarili upang bilang isang kolektibo, nagsisimula na. At hulaan kung sino ang lumilikha ng mga patakaran para sa bagong laro. At ito ay ikaw. Ang langhaan lahat ng aking kapayapaan at pag-ibig ay magiging sa inyong lahat. Patuloy na gamitin ang lahat ng mga tool na magagamit sa iyo. Maging ito ay ang Violet Flame ng Saint Germain, o ang aking Blue Flame of Truth, o mga kristal, o kung ano man ito, Tube of Light. Ano man ang gumagana para sa iyo, patuloy na gamitin ang mga tool na iyon upang magpatuloy na itaas ang iyong mga panginginig ng boses sa bawat sandali. Ang kapayapaan at pag-ibig ay maging sa inyong lahat. Master Aramda, na channel ni James McConnell. Ako si Aramda, hindi pa ako dumaan sa grupong ito ng kaunti. Dito, ngayon muling lumitaw ang mga sandali kung saan nangyayari ang lahat ng mangyayari sa iyong mundo sa isang kadahilanan at lahat ng aming mga barko na nasa labas dito. Lahat ng ginagawa natin, ginagawa namin para sa isang kadahilanan. Kadahilanan ginagawa namin ito upang matulungan ang proseso. Ang iyong proseso ng pag-akyat, ang lahat ng tungkol sa iyong pagsulong, ikaw bilang isang kolektibo, bilang Earth, bilang Gaia, ngunit hindi lamang sa lupa, ngunit ang iyong buong solar system at buong kalawakan ay sumusulong. Tulad ng buong kalawakan ay lumilipat sa iba pang mga lugar ng universo na patuloy na sumusulong. Tulad na nangyayari, ikaw ay sumusulong. Ang lahat ay isang proseso ng isang enerhiya at pampahinga, isang enerhiya at pahinga. Matagal ka na nagpapahinga. Ang universo ay nagpahinga na matagal. Papasok ka ngayon sa puntong iyon ng enerhiya. Ang puntong iyon ng enerhiya kung saan ang gitnang-gitnang galactic ay magtatayo ng enerhiya nito upang mapakawalan ang enerhiya na iyon sa pamamagitan ng iyong solar na araw upang bumaba sa Earth. Upang palibutan o palakihin ang buong solar system sa bagong mas mataas na enerhiya, ang bagong mas mataas na enerhiya ng vibratory. Lahat kayo sa proseso ito ngayon. Narinig mo mula sa Kara, narinig mo mula sa Ashtar, at marami pang iba na kami sa aming mga barko ay patuloy na sumulong. Sumulong sa iba't ibang mga programa at proyekto na pinagtatrabahuan namin. Malapit na tayo sa pagtatapos ng mga programa at proyekto. Nagkaroon ng isa pa, pagkatapos ng isa pa. Plano na A, plano na B, plano na C, D, at iba pa. Ngunit darating tayo sa puntong natatapos ang mga programa at proyekto. Magtatapos sila sa iyong pag-akyat. Ang pag-akyat ng Earth na nagawa na sa Gaia, ngunit ang pag-akyat ng lahat ng mga tao sa planeta din. At sa pag-akyat na iyon, umaakyat ang solar system. At sa pagtaas ng solar system, ang galaxy ay umakyat at iba pa. Ito ay kung paano gumana ang lahat. Ito ngayon ay lahat kayo ay magkakasama. Nakakakonekta sa lahat at lahat. Lahat ng buhay sa loob ng buong kalawakan. At oo, kahit na nasa loob ng buong universo, ang lahat ay umaakyat kasama ang prosesong ito. Kaya't higit na malayo sa iyong wildest na imahinasyon kung gaano ka bawat isa sa iyo nauugnay sa buong proseso na kung saan ang lahat ay isa at isa ang lahat. Ako ay Aramda at iniiwan kita ngayon upang magpatuloy sa pagtatanong sa iyo sa bawat isa sa iyo upang magpatuloy na hawakan ang intensyon sa loob mo. Ang hangarin na sa lalong madaling panahon ay magkikita tayo sa bawat isa. Una, syempre sa loob ng iyong mga pangarap, sa loob ng iyong estado ng pagmumuni-muni na naganap na.
Ngunit hindi ito magiging mahaba bago ka pa tumingin sa kalangitan ng higit at higit pa at nakikita ang aming mga barko. Hindi lamang sa iyo sa pamamagitan ng light worker. Ngunit marami pang iba ang nagagawa rin dahil ang pagsisiwalat sa pinakamataas na antas ay hindi maaring gaganapin ng mas matagal. Ito ay bahagi ng mga proyekto at mga programa na pinagtatrabuhuan namin upang maabot ito sa iyo. Ang kapayapaan at pag-ibig ay maging sa inyo lahat. Ako si Aramda Shanti. Sumaiyo ang kapayapaan, maging isa.